Mini, may limo. Sinong lalaki sa ito niya to? Ito. Kaya ito yung lalaki. Oh, parang Reggie, anong ginagawa mo dyan? Oh, parang Tyson. Wala, ginagawa ko. Pinipili ko kung ano yung lalaking itlog. Kasi sa ito pala malalaman natin. Ito yung ginagawa ko, mini, may limo. Ganun ba? Hindi ganyan ang tamang pagpili ng lalaki o babae sa itlog. Ganun ba yon, parang Tyson? Si parang Reggie, tuturuan kita kung paano pumili ng lalaki at ng babae habang ito'y itlog pa lang. Hey mga kalabarits, welcome back to Tyson Love TV. So welcome sa mga channel ko. So hindi ko mag-subscribe, or pag hindi ko mag-subscribe na now na. Pag-ibigin ito rin ito kasi yung mga kalabarits para narin ko muna ito kasi hindi ka ma-notify. So for today's video mga kalabarits, tuturo ako kayo kung paano piliin ang lalaki, kung paano malalaman kung lalaki o babae ang isang itlog. So kung gusto nyo matuto, ano pang hinihintay nyo, samahan nyo ako, let's go! So bago tayo magsimula mga kalapatids, ayan, update muna tayo sa mga ibon natin. Ayan, wala nang nakakulong mga kalapatids. Andun, isa na lang yung natira natin dyan. Kasi yung kasama niya mga kalapatids, hindi nakauwi sa race. So katatapos lang ang race mga kalapatids. So hanggang 4th lap lang tayo, hindi tayo umabot sa 5th lap mga kalapatids. Pero ayos lang yan, tuloy-tuloy pa rin. So ayan o, dito wala na rin nakakulong. O, ayan yung asawa nung kinakarera natin, si Tupac mga kalapatids. Ayan. So dito mga kalapatids, merong nakalagay dito, ayan. So yung itlog na to, yung gagamitin natin para sa content natin mga kalapatids. Ayan o, ang tapang o grabe. So yan, may tatlong inakay mga kalapatids, bali tatlo yung inakay na nandito. Kaya lang, nandun yata sila sa labas, nandun sa bubong. So, tinitrain natin kasi, pinapaviewing natin mga kalapatids kasi pang south natin yung mga kalapatids. Wala sila dito, nandun sila sa labas. So bali mga kalapatids, tatlo yung panglaban natin. Ayan, hindi ko sila makita, tawagin ko lang. Nako, patay na, wala na yata. Nagsiliparan yata mga kalapatids, ayan, wala sila dito. Nagsipitikan yata mga kalapatids. Ayan, wala yung mga ibon natin dito. So yung natira na lang is yung isa mga kalapatids. So ayan o, so yan yung pagkukunti natin mga kalapatids, yung itlog nila ngayon. Ayan. So balikan na lang natin sila mamaya. So simulan natin yung ay tuturo ko sa inyo mga kalapatids. So mga kalapatids, nandito na nga tayo sa pinaka main topic natin. So kung paano natin malalaman kung lalaki ba o babae yung kalapate kahit itlog pa lamang to. So ito mga kalapatids, yung iba kasi sinasabi nila ito ganito, halimbawa ito, pag ganito daw is lalaki daw to kasi matulis, di ba? Ayan, so nakita ko lang yun sa YouTube ha, yung ano nila. Tapos itong isa naman, kung nakikita nyo, hindi siya patulis. So sabi nila, malamang sa malamang, babae daw to. Ayan mga kalapatids, yun yung sa iba. So disclaimer lang mga kalapatids ha, sa akin based on experience lang to. So ito yung na ano ko, napapansin ko lang sa mga kalapati ko dati. Kahit ngayon mga kalapatids, panagdibreed ako ng mga kalapate. So ito lang mga kalapatids ang masasabi ko sa inyo. Ito ang itlog, malalaman mo kung lalaki o babae. 70% mga kalapatid sa ako, para sa akin lang to ha. 70% accurate to mga kalapatids. Di ba yung kalapate is lumalabas ng dalawang itlog? Tama o tama? Tama. Dalawang itlog yung nilalabas nila. So yung unang itlog ng kalapate, yung unang lumabas na itlog, malamang sa malamang, babae po yan mga kalapatids. Ayan. So yung pangalawang itlog na ilalabas ng kalapate, ng hen natin, is possible 70% base sa experience ko is kak yan mga kalapatids. Ayan. Pero take note mga kalapatids ha, may mga kalapating naglalabas ng parehong lalaki at saka parehong babaeng kalapate. Kaya hindi lahat mga kalapatids, pero minsan lang naman yan yung naglalabas ng parehong hen or parehong kak. Pero based talaga sa experience ko mga kalapatids, yung unang ilalabas ng itlog ng kalapate is hen yan.
So yung pangalawang itlog na ilalabas ng kalapate, iskak yan. Kaya ako, pag bumipili ako mga kalapate, pag gusto kong yung panglabang ko iskak, pinipili ko yung pangalawang itlog. Yun yung nilalagyan ko ng ring na pang labang ko mga kalapate. So ganun lang mga kalapate, ganun lang talaga kadali. So para sa akin, 70% accurate yan mga kalapate. So 70% yan mga kalapate, based on my experience lang. So hindi ko alam sa inyo, pero ngayon pa lang, kung napanood nyo yung video na to, obserbahan nyo yung ibon nyo. Yan. So lagyan nyo ng marking. Pero ito mga kalapate, hindi ko nalagyan ng marking to eh. Ayan. Hindi ko talaga nalagyan to. Pero yung iba ko sa eh, pag gusto ko talaga, nilalagyan ko talaga yan. Pag halimbawa, yung unang itlog nila, lalagyan ko ng marking yan. Oh, lalagyan ko yan. So alam ko na na yun yung unang itlog. So ibig sabihin, malaking posibilidad na babae yon. Yung pangalawang itlog, malaking posibilidad din na babae yon. Ito, nagkataon mga kalapatids, is hindi ko nalagyan to kasi nasa trabaho ako nung itlog yung ibon. Ayan mga kalapatids ha. Nabisi tayo mga kalapatids. Nakita ko na lang dalawa na yung itlog ng ibon ko. So ganun lang kadali mga kalapatids. Obserbahan nyo yung ibon nyo para masabi nyo kung accurate yung tinuro ko or hindi. So kung napanood nyo, halimbawa na-experience nyo na, mag-comment kayo dito sa YouTube channel ko. Para malaman ko mga kalapatids kung anong resulta nung pag-obserba nyo sa mga ibon nyo mga kalapatids. Ayan. So ganun lang kadali mga kalapatids. Ano, tingnan nyo, parang ulo ko lang. Diba? Ayan. So ito pa mga kalapatids, dagdag na lang to. So in addition na lang to mga kalapatids. Yung unang itlog na lalabas, based lang din sa experience ko, is kakulay nung tatay niya. Hen siya, pero yung kulay niya is more on sa tatay niya. Nakuha niya mga kalapatids. Tapos yung pangalawang itlog naman mga kalapatids, kak siya, pero yung kulay niya is kakulay ng nanay niya. Based lang sa experience ko yung mga kalapatids ha. Pero syempre, nagtutrubak yung mga kulay ng mga ibon. Halimbawa, galing sa grandparent. Ganun yun. Pero, based lang sa observation ko mga kalapatids, ganun yung nangyayari sa mga ibon ko kasi. Inobserbahan ko sila. Yung unang inakay, hen siya, pero kakulay nung nanay nila. Tapos yung pangalawang itlog naman, kak siya, pero yung kulay niya is sa tatay niya mga kalapatids. Doon yun nakukuha yung kulay niya. So, ganun lang mga kalapatids kadali kung paano malaman kung ano yung lalaki at ano yung babaeng itlog. Ang babaeng kalapate sa itlog pa lamang mga kalapatids. So, hanggang dito na lang mga kalapatids. Shoutout sa lahat. So, gusto ko lang mag-shoutout si Jude Canizal. Ayan. Kakatapos lang ng race namin ng Wansapi. Sa Wansapi pala, salute sa inyo kasi kahit mag-isa lang, natapos nyo yung race na kayo lang. So, congrats Sir Jude Canizal. May higit 100,000 yung napanalunan niya sa race. So, hindi tayo pinalad mga kalapatids pero ayos lang yan. Alaga pa rin tayo. Breed in breed pa rin tayo. So, shoutout sa lahat ng nag-aalaga niyan. So, kung yun ang kasayahan nyo, huwag nyo tatanggalin. So, ako, kahit pinapatanggal sa akin, balik at balik pa rin ako kasi yun yung kaligayahan mga kalapatids. So, ingat tayo. So, please like, share, and subscribe. Ingat mga kalapatids.